Yo, what's up guys? It's your boy! So today, meron na naman kaming trabaho. Ayan, kasama namin sila din dito. Tsaka si Mami, nakisabay sila kasi meron din silang work papuntang Manila. So sabay-sabay na kami pumunta ng Manila. Tapos, dadaan naman kami dun sa pagbibilan namin. Kasi isang araw, nag-crib ako sa mga kakanin. Itong kakanin kasi na to, natikman ko to kay La Reynel. Una si La Reynel nagpatikim sa atin ito, diba? Yung kakanin. Sobrang sarap nung kakanin nila. Bibingka na may latik sa ibabaw. Papakita namin sa inyo kung paano pumunta dun sa pagkukuha na namin. Tsaka iti-taste test namin sa inyo para alam nyo kung anong lasa niya. Let's go! So guys, bali papunta na nga tayo dun sa pagkukuhanan. Bali, ang kuhanan kasi niya sa Doña Faustina Village ba yun, ma'am? Doña Faustina Village. Bali ko nandito kayo sa Commonwealth. Ayan, bali galing kami ng Rizal. Papunta kami ng Quezon Circle. Ayan, dire-diretso lang kayo. So yun guys, bali itong kukunin natin na bibingka na to. Assorted na siya. Pwede siyang assorted or pwede kung gusto nyo bibingka lang. Gusto nyo kasaba cake lang. Pero pwede siyang assorted. Dun sa assorted niya, ang kasama niya, ube kalamay, sapin-sapin, hibok-hibok, kutsinta, bibingkan latik, saka kasaba cake. So anim siya na assorted. So ito na guys, kakanan na tayo ng ito yung Luzon Avenue. Pero mukhang traffic. Pero kakanan tayo dito sa Luzon. Ah, hindi pala. Imbis na kumanan kayo ng Luzon Avenue, doon na tayo sa mismong Tandang Sora kumanan. Bali doon sa isang box niya guys, anim na assorted na yun yung mga sinabi ko na mga kakanin. So 300 pesos lang siya, matitikman nyo na lahat. Meron naman silang half box, 180 pesos lang. Pwede kayong mag half box lang, tapos tatlong klase na yun. Kung hindi kayo masyadong malakas kumain, kunyari bibingka, sapin-sapin, hibok-hibok, basta bahala kayo. Pero mas maganda na bilhin nyo, makakatibid kasi kayo kung yung 300 na isang box assorted na matitikman nyo na lahat yun. Pero ngayon kasi titikman natin silang lahat, kaya yung ano na in-order namin, 300 na assorted. Sila mami ang in-order nila half box lang na ano, 180. Ano yung in-order mo mami? Bibingkan latik, diba? Bibingkan latik. So yun guys, bali Commonwealth, diba, nasa Commonwealth tayo. Kumanan ako ng Tandang Sora Avenue. Ayan, bali nandito na tayo sa Tandang Sora. So yun guys, nandito na tayo sa Doña Faustina Village 1. Ayan yung Doña Faustina Village 1. Sa may Tandang Sora lang siya. Dati kasi, meron silang shop sa may Muñoz Market. Eh nung nag-COVID, parang sinara nila yon. Ang ginagawa nila ngayon, ang di-deliver na lang o kaya for pick-up. So pagka nalampasan yung Culiat High School, malapit na kayo. Halos katabi lang siya nung Culiat High School. Tapos ito na, Doña Faustina Village. So yung bala guys, pag-order kayo sa kanila, magde-deposit muna kayo or magbabayad muna kayo para bago nila gawin yung mga kakanin. Bayad na kayo. Minsan kasi may umu-order tapos hindi pinipick up. Kaya ngayon nagre-require sila na full payment bago gawin yung kakanin nyo. Kaya pasok tayo. Nakapasok tayo. Pangalawang kanan. Yan. McDivitt. Kanan ako. Dulo. Hi Azra, thank you. 300 na lang daw pinadoy mo. What? 300, ha? Thank you kay Tita Mayet. Thank you, ha? Thank you so much. Oh my God, sorry. Salamat. Thank you, thank you. So yun guys, bali nakuha na namin yung bibingka. Bali, dalawa in-order namin. Ang pinabayaran lang ni Tita Mayet is yung assorted lang, yung half ni libre niya na. So ito, papakita namin sa inyo guys. Muna. Ikaw na pala. So yun guys, buksan na natin. Ang laki pala niya, ang ina-expect ko. Ano lang, kala ko yung parang Tupperware lang. Ayun pala, sobrang laki nito guys. Pwede na to pang party. Yun. Before natin buksan, isanitize muna natin syempre. Yung plastic. Ayan, masanitize na. Ayun, ito yung half lang. Ay, may nakalagay oh. Ito yung Facebook nila, www.facebook.com/mayetsdelicacies. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, so tignan natin yung, ito yung half lang. Ooh, ito yung favorite ko. Ito yung nagustuhan ko talaga, itong latik na to. Itong bibingka na to, ayan. Tignan nyo naman. Ito talaga specialty niya. Ayan, bali ilang piraso siya. Sa half niya, 15 slices na yan. So next natin, tignan naman natin yung, ito naman yung malaki, ang ganda ng presentation nila oh. Parang kala mo laptop, ang kapal nung karton. Buksan na natin. Boom! Tangin, ang ganda.
Ang ganda tignan. Wow, ito yung ube, ito yung kasaba, ito sigurado yung hibok-hibok. Ito yung bibingkan latek. Ah, ito yung sapin-sapin. Ito yung kutsinta. Okay. So yun guys, titikman na natin siya. Mukha siyang masarap. So yun guys, lumabas lang ako ng sasakyan kasi pinipicturean ni Don lang saglit. Bali, nandito pa rin tayo sa village nila. Oop, nagmamoisturize lang. Dito pa rin tayo sa village nila, so dito na rin namin siya iti-taste test. So titikman natin siya, papakita ko sa inyo kung anong lasa niya. Let's go! So yun guys, bali ito taste test na natin siya. Ayan sila mami, kinakain na nila yung sa kanila. Ang sa kanila yung bibingkang latik lang. Ayan, ayan, try na natin. Ito yung in order namin, assorted. Ayan o, ay, kita nyo ba? Wow. So tikman na natin siya sa isa. Meron pala siyang kasamang ganito guys. Pagka bumili kayo ng assorted, meron siyang kasamang ganito. Anong tawag dito mami? Ganusal. Pangkasyonan ha? Sa Tagalog. Sa Tagalog. Toasted coconut shreds. Toasted coconut shreds sa English. Sa Pangasinan, danusal. Pero sa Pilipino, hindi natin alam kung ano to. Ayan, so titikman na natin siya. Meron kami ditong ito. Meron kaming knife and tinidor. Assistant, please get my tinidor. Kukuha na ako. So unahin na natin yung ube kalamay. Hey, ang lambot. Ang lambot niya, guys. Sige, dali, ako muna, huwag kayong maingay. So yun guys, ito yung ube kalamay. Meron siyang latik sa ibabaw. Ayan. So tikman na natin siya. Ang lambot niya, para siyang ano, yung consistency niya, para siyang malambot na bilo-bilo, pero ang dali niya kahit dila lang, nadudurog mo siya ng dila mo. Nangunguya mo siya, pero malambot lang talaga siya. So yun guys, ito na yung next natin. Ayan, sapin-sapin. Ay, oh my gosh! Nasabi ko eh. Nauseous hot. So ayan guys, ayan, ito na yung sapin-sapin. Kaya tinawag to na sapin-sapin kasi yun nga, layered siya. May mga layers siya na ayan, katulad niya. Ito may puti, may yellow, may violet. Hindi ko lang alam kung ano yan. Pero alam ko iba-ibang ano to. Mami, bakit tinawag na sapin-sapin to? Iba-ibang kulay. Hindi kasi sa sapin-sapin nilalagay pag sinisurf sa sapin-sapin. Hindi! Sapin-sapin kasi parang layer-layer siya ng mga iba't ibang. O oh, yun, ganun, patong-patong. So tikman na natin siya. Usually guys, ito yung mga nakikita nyo sa piyesta, yung nakabilao, yung iba't iba yung kulay. Mayroong violet, may red, may yellow. So ayan, tikman na natin siya. Parehas lang sila ng consistency nung ube kalamay tsaka itong sapin-sapin, pero magkaiba sila ng lasa. Yung isa more on ube, ito more on, alam mo, malalasahan mo yung kakanin talaga na usual yung sapin-sapin, pero hindi siya ganun katamis, kaya masarap siya, hindi siya nakakaumay. So next natin guys, yung isa, yung kutsinta, yung kulay red. So yun guys, ito na yung next natin. Ito yung kutsinta. Yan, kung nakikita nyo, kakaiba yung kutsinta nila, iba kulay, red. Kasi yung usual na kutsinta na nakikita nyo, yun yung sa naglalako, yung pot-pot, yung nagpo-pot-pot na manong, yung nilalagyan ng yema, yung kulay brown na pabilog. Ano makikita nyo doon, usually puto, tsaka yung ang tinitinda na putot kutsinta. Tikman natin kung parehas lang ng lasa. Parehas lang sila ng lasa guys, nung kutsinta na karaniwang malalasahan nyo. Pero yung consistency niya, katulad pa rin dun sa naunang dalawa. Malambot, tsaka masarap siyang nguyain, malambot sa ngipin, hindi siya matigas. Tapos guys, kung sa US, meron kayong peanut butter and jelly. Dito sa Pilipinas, ito yun, ito yung pinakakinakain nyo, putot kutsinta. Dun kasi diba ang snack nila, peanut butter and jelly. Dito, putot kutsinta para sa ating mga Pinoy. So yun guys, next na tayo. And next natin is yung kasaba. Next natin guys, ito. Ito yung kasaba nila. Nakikita nyo ba? May cheese sila sa ibabaw. Ito, so tikman natin to. Ito kasaba. Ang sarap nung sunog na flavor niya sa ibabaw. Parang medyo burnt siya, parang tinort, tapos may cheese. Generous naman yung cheese na nilagay nila. Tapos yung consistency niya ganun pa rin, malambot pa rin talaga yung consistency niya. Pareho dun sa mga nauna. So next na din guys, yung ano na, hibok-hibok. So yun guys, ito na yung hibok-hibok. Hindi ko alam kung ano to, pero feeling ko kasi bilo-bilo siya eh. So ito yung pinaka-excited ako i-try niya. Meron pala siyang ayan o, nakikita niyo ba? May munggo beans siya sa loob. Red munggo beans. So tikman natin to. Isang buo.
Parang asang bibiyo. Tapos nag-compliment yung mungo beans dun sa pinaka ano niya. Dun sa pinaka malagkit niya. Sarap! Sarap ng hibok-hibok. So far yan, yung pinaka. Parang so far, ito ang pinaka gusto ko, yung hibok-hibok. Pero kasi, itong bibingka ni Tita Mayet, ito talaga yung nagustuhan ko. Pero next sa bibingka, nire-recommend ko yung hibok-hibok. Ang sarap ng mungo niya. Ang ganda ng combination nila, yung malagkit tsaka yung red mungo beans. Ngayon lang ako nakatikim ng sarap. Para sa mochi, pero ito mas malambot. Tapos, meron din siya ng parang burnt na lasa. Yun yung masarap, yung burnt na lasa dun sa ibabaw. Yung pala guys, ang sinasabi nila pala, kung sa Japan, meron silang mga mochi-mochi, di ba? Sa Korea, may mga tokboki-tokboki. Tayo, meron tayong mga kakanin. May panlaban tayo sa mga yun. So, last na tayo guys. Last but not the least is yung favorite ko. Ito yung bibingkang latte. Try na natin ito. So yun guys, ito na yung last natin. Siyempre, ito yung full size nila. Kumbaga, sa isang slice, ito yun. Ganito kalaki. Yung kasi yung kanina, yung mga kinakain ko, ano lang yun, parang 1/4 lang ng isang slice. Bali, ito talaga yun, isang slice. Tapos sa isang assorted, makakakuha kayo ng 5 slices na ganito. 5 slices per kind. So ayan yan, bibingkan latek. So tikman na natin to. Hindi ko naman masusubo to ng buo. So ayan, tikman na natin siya guys. Sarap talaga na itong bibingka na to. So, kaya nga ito yung favorite ko. Itong bibingka ni Tita Maya. Ang sarap talaga. So yun guys, na-taste test na natin lahat. Ito palang malaki na to, itong assorted. 10x14 siya. Yung size niya, 10x14. Yung isa naman, yung half is 10x7. So yun guys, napakasarap talaga. Nire-recommend ko kung kukuha kayo. Kung gusto nyo lang ng konti lang, ang itry nyo is yung bibingkan latik tsaka yung hibok-hibok. Ang sarap nung hibok-hibok. Pag 3 kinds, pwede naman 3 kinds kasi pagka half. So, bibingkan latik, hibok-hibok, at saka, ano kaya? Kuha kaya ng isa dun sa tatlong malalagkit. So yun na lang, sikat. Sapin-sapin. So yun. Siguro bibingkan latik, hibok-hibok, saka yun nga, sapin-sapin na lang yung kunin nyo. Pero kung hindi, itry nyo na kasi yung anlaki pala ng 300 pesos nyo. Sulit na to. Pwede na to sa mga party-parting gagawin nyo or kung saan mga handaan. Napakarami nyo na tsaka nakakabusog siya. Sobrang sarap. So yun guys, maraming salamat pala kay Tita Mayet. Nung in-order namin to, naglibre pa siya yung half na bibingkan latik. Thank you Tita Mayet. Kung meron kayong order, visit nyo yung page nila, Mayet's Delicacies. Ayan, papakita ko sa screen, Mayet's Delicacies. I-search nyo, umorder kayo sa kanila, nagdi-deliver sila, or by pick-up, madali lang naman pala puntahan to, Commonwealth lang, tas kanan-kanan Tandang Sora, tas yun na, makikita nyo na yung Doña Faustina Village. So yun guys, maraming salamat sa panonood nitong vlog na to, maraming salamat sa pagsama sa amin. Don't forget to like, comment, and subscribe! Peace! Let's go!